Marami salamat kay Bill Gates. Si Bill Gates, ha, na Microsoft. Opo. O, yung Bill Gates Foundation. O, marami salamat. O, nagbigay sila ng 15 million. O. Para ano? Para ano? Magtatag ng Taco Bets. Kubeta. Sabi ko sa kanya, good thing. You know, when we were younger, we're very good in making suman. And we always know how to shoot softball. We're very good in baseball because of the blind shot. Ayan o, pinagpapasalamat ko sa national government. Maraming salamat. At saka Maynilad. No? Maraming salamat kasi katulong natin sila. Napakagaling nung na-invento na yan. No? Kay Bill Gates. Namutla po ako dyan. Ayan, namutla ako dyan. Kasi puro English yan eh. May mowa tayo. Tapos, update ko lang kayo. Kausap ko sa Secretary si Mato. Tuloy-tuloy po ang rehabilitasyon ng Manila Bay at patapos na yung STP. At mababawasan na ang patuloy na pagdumi ng Manila Bay. Tapos, a matter of few months, lalakad na tayo sa Manila Bay. Ibig sabihin, ito'y pwede nang buksan. Patapos na po. Awa ng Diyos. Ngayon, maraming salamat DNR. We always give credit where it's due. Maraming salamat DNR. Maraming salamat DPWH. Maraming salamat MMDA. At maraming salamat Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa naglagay ng tuldok dyan sa problema ng Manila Bay, sa tagal na ng desisyon ng Korte Suprema, yung Mandamus case, hindi pa yan nasimulan. Ngayon, today is the second year anniversary of Battle of Manila Bay. Ibig sabihin yung pag-aayos. Kahapon pala yung anniversary. So, tuloy-tuloy po ang paglilinis sa Manila Bay. Okay. Mga kaibayan, ito, ulitin ko yung panawagan ko kahapon, emergency. Dahil yung napapabalitang coronavirus. Huwag ko kayong masyado mag-alala. Hindi, mag-alala tayo dahil sa gusto natin mag-ingat. Ibig sabihin, ingatan natin ang ating sarili. Pero sa ngayon po, ayon po sa ating Manila Health Department ni Dr. Pox Pangan, wala pa hong naitala sa lungsod ng Maynila. Pero mayroon po akong video kahapon kung paano namin sinabi na maiwasan itong ganitong sakit. At ang isa sa pinakasikreto, face mask. Kung di ba naman loloobin ng Diyos? Talaga naman, tingnan mo talaga ang Diyos, maraming pamamaraan eh. Bumili tayo ng gas mask, face mask para sa ashfall. Kasi air is universal. So yung buhangin sa Batangas, kaya nga gusto ko makarecover sila kagad dun eh. Kasi the more they recover faster, it's better for Metro Manila. Now, for whatever it is, talagang magaling ang Diyos. Bumili tayo ng gas mask o face mask para sa ano, sa ashfall. Akalain mo magagamit pala natin dito sa coronavirus. Di ba, talagang ano, minsan inaano ka rin ng Diyos, no? Ngayon po, ipapamahagi natin sa barangay. Ibig sabihin, pinaka most efficient kasi para mas maagap, no? Ibibigay natin sa barangay at nananawagan tayo sa ating mga barangay official na maipamahagi, lalo na sa mga medyo mahina ang resistensya. Pero kayo paghuhugas ng kamay, iwasan nyo yung puyat, pagod, pag kayo naman nakaramdam ng sipon, lagnat, lugto lang, oblo ng bahay, huwag kayong lalabas, tapos, kaya punta kay health center o sa ospital. Yung ganyan daw virus, parang ano lang daw yan, parang oblo loob. Yung parang ano, parang lagnat o flu. Pero anyway, siguro naman ako naniniwala din ang national government, ginagawa nila yung trabaho nila. Lalo na yung ating mga kaibigan dyan sa DOH.
no, sa Department of Health. May pag-iingat silang ginagawa. Ang ginagawa naman ng Maynila ay kapartit bahagi upang mapagtagumpayan ng gobyerno, lokal at nasyonal, itong nasabing suliranin. No? So, okay pa ho tayo. So, para awa ng Diyos. Ha? Ete, so, next. Ang dami pa. Dragon Ball. Karina, ito, importante na Dragon Ball Z. Hindi, Dragon Dance. Pero hindi yun. Kanina, nagkaroon tayo ng first command conference sa 2020. This is now our third command conference in 6 months. Ano? Kung saan kasama natin si General Balba at lahat ng ating mga precinct commander, PCP commander, enforcement unit, and so on and so forth. Ang kanina ho, ang mga biniling ko, simple lamang. Yung pag-inom ng alak sa kalsada ay bawal. Ordinance 5555. Pagtatapon ng basura sa kalsada, bawal. Huhulihin na natin sila yung anti-littering. Yung curfew, sabi ko, malapit sa akin yon dahil ang gusto ko pangalagaan. Kasi yung curfew ng Maynila, kakaiba. Yung curfew ng Maynila, the intention is pangalagaan ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, yung mga minor de edad, dala ng kapariwaraan o talipandas nilang magulang. Ay talipandas, akalain mo ba iwan mo yung 7 years old mo, 8 years old mo sa kalye, this oras ng gabi? Kung di ka ba naman loko? Ako, sa akin, hindi makatwiran nyo. Samantala nung araw, ang nanay ko, kami, Sansui. Alam niyo yung Sansui? Sansutsut, uwi. Uwi. Ganun kami nung araw eh. Sansui. Yun. Ordinance 5555, sa alak, public places. Yung anti-littering, yung curfew, at yung isa pang batas. Kung saan yung mga pariwarang magulang ay papanagutin sa mata ng batas. Yung mga ganong peace and order. Of course, yung ating kampanya laban sa droga, tuloy-tuloy. Tapos yung mga ganyang high crimes, tuloy-tuloy. At ganun pa rin ang sinabi ko. Ayaw kong pamamahayan ang Maynila ng mga wanted. Kasi bakit? Tingnan ninyo. Yung una, yung wanted, ibig sabihin, may kaso na sa husgado. Una, nakatatawa na yun sa pulis. Ang laki pang insulto yun sa husgado. Kasi jurisdiction na siya ng husgado. Pagka hindi yung ginawa ng gobyerno, magiging katatawanan ang pulis at husgado. E di magiging katatawanan yung sistema natin. Kaya ayoko na may wanted sa Manila. At pag may wanted, may gumawa ng krimen dito, habulin. While we respect human rights, I always tell them, always respect human rights. Kung makuha natin ng buo, thank you. Pero kung malagay tayo sa alangan, ipagtanggol natin at kaligtasan natin, do what is necessary. Now, question is, itong mga high crimes, patuloy pa rin yan. No? Patuloy pa rin yan, ating pinababantayan. Tapos nagpunta rin tayo, nalulungkot tayo, no, do sa mga kababayan natin na sunog sa may Liko Street, no. Kami ni Vice Mayor at ni Congressman Roland Valeriano at ni Kusiel Awisia kanina in our own little way. But don't worry, the city and other agencies of the city government is attending to them. Ang gusto lang natin maka-recover kagad sila.